Isang magandang araw na naman sa inyo mga kabiturayon. Ngayong araw na to ay meron naman tayong gagawing vlog dito sa may Tanay Rizal na kung saan ay makikita natin yung Sea of Clouds. Kaya samahan niyo muli ako sa biyahe ko. Andito na ngayon tayo mga Kaminturayong TV sa may Marilaki, Tanay Rizal. Sikat na sikat ito sa mga motovlog sapagkat sila ay dito dumadayo para magbanking lang ng motor. Andito na nga tayo sa main entrance ng Cabin in the Forest at tayo ay bababa para dun sa parking area. Medyo may kalaliman itong lugar kaya kailangan dahan-dahan lamang. Hindi pwede dito ang salubungan dahil pang isang sasakyan lang talaga. Ang Cabin Forest ay matatagpuan sa Sitio Mayagay 1, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Ito yung pinakang Tanay Highlands na sinasabi dito sa probinsya. Mesa na tayo pupunta. Okay, bali mga Kaminturayong TV, pupunta na nga tayo dito sa ating glamping room na kung saan ay dito tayo mag-i-stay ng ating overnight. Para dun sa mga hindi pamilyar sa ganitong klase ng room, ito yung tinatawag na glamping room. Ang CR dito ay nakabukod, hindi naman gaanong kalayuan. So ito yung ating cabin room o glamping room number 5. Papasukin natin kung ano ang itsura para maipakita ko rin sa inyo. Medyo may kalakihan yung kanilang glamping room dito, hindi katulad ng ating ibang mga nakita. Ang apat na tao dito ay luwag na luwag. Pero kami ngayon ay tatlo. At ang kagandahan dito sa glamping room ito, mayroong pinakang beranda o terrace. Ayan, talagang bubungad sa atin ang napakagandang view dito sa may likod na ito. At dito nga natin aabangan yung sinasabing Sea of Clouds. Base dun sa ating nalaman, dun sa may-ari, yung Sea of Clouds nakikita mismo dito sa may ibabaw na ito ng mga puno.
depende sa panahon. Kaya magbabaka sakali tayo mamaya o bukas ng madaling araw kung makikita natin ang Sea of Clouds. Pero sa tingin ko mga Kamindurayon TV, pag sa lakas ng hangin dito ay hindi ko alam kung makakakita tayo ng Sea of Clouds. Lamig dito mga Kamindurayon. At sa malamig, napakalakas ng hangin. Stop it. Get some help. Grabe. Dahil nga sa libreng breakfast lang tayo meron, ay kailangan nating maghanap o pumunta sa ibang resto para sa ating dinner. Hindi na nga lang naitanong natin kung pwedeng umorder doon sa kanilang food provider. Kaya ang ating gagawin ngayon ay maghanap tayo ng resto para sa ating hapunan. Maswerte tayo mga Kamindurayon TV at nakita pa nating open itong restaurant na ito dahil nga sa ngayon ay December 24 na ay bukas pa rin sila. Medyo may kalakihan at maganda ang restaurant dito. Dito sa may bahaging likuran ng resto ay mapapansin natin yung mga kulay puti na yan na parang puste. Yan po yung mga windmill ng Pililla Rizal. Kung magkakameron tayo ng pagkakataon, bukas ay pupuntahan din natin yan para malapitan at maipakita ko rin sa inyo kung ano at kung gaano kaganda ang Pililla Rizal. Mga Kamindurayon TV, napansin natin na maraming vlogger na yung nagpunta dito sa resto na to. Kaya tayo ay nagdikit din ng ating sticker dito sa may bahaging ito ng resto. Kain tayo mga Kamindurayon TV. Dito nga kami nagdi-dinner sa labas. Kaya lang sobrang lamig. Dito kasi sa lugar na ito masarap kumain. Yun nga lang magtitiis tayo ng lamig. Pagkatapos nga ng ating dinner mga Kamindurayon TV ay tayo lalabas dito para maipakita ko sa inyo kung anong hitsura nito pagkagabi. Yung nasa malayong yun yung CR. Yan, nakabukod talaga yan sa glamping room. Magpapansin ninyo, maliwanag naman dito, mayroong mga hugasan ng plato. Pwede rin kayo manghiram ng plato kung sakaling bumili kayo ng pagkain sa labas. Ang unang napansin ko lang dito mga Kamindurayon TV, at nataon tayo, napakalakas ng hangin. Siguro sa panahon, hindi daw naman sa lahat ng oras ay napakalakas ng hangin dito. Sobrang lamig dito mga Kamindurayon TV pagka na dito ka sa labas. Talagang mararamdaman mo yung tusok ng lamig sa iyong balat. Bukod nga sa malakas ang hangin, samahan pa ng napakalamig na klima. Para dun nga pala sa mga nagtatanong kung magkano ibinayad natin dito sa ating glamping room sa ating overnight stay, nagbayad tayo ng 3,800 at meron naman dalawang libreng breakfast sa dalawang tao. Ngayon, kung kayo ay apat o tatlo o lima kayo nagpunta dito, yung tatlo ay bibili na pero may additional charge din sa room. Kapag ka-apat ay 4,100 ang inyong babayaran. Para dun sa ating mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, paki-click naman yung subscribe at paki-pindot yung bell button para ma-notify kayo sa susunod nating mga videos.
Mga Kamindurayon TV, inabangan talaga natin itong madaling araw. Ngayon ay 5:15 na ng umaga. Pero talagang mabibigo tayo na makita natin yung sea of clouds dito sa may Tanay, Rizal. Sapagkat sobrang lakas ng hangin, nadadala siya ng hangin tapos hindi naman naulan. Kaya wala tayong makikitang sea of clouds. Pero mga Kamindurayon, kahit hindi natin nakita yung sea of clouds, ay napakasarap naman ang pag-i-stay natin dito sa cabin in the forest. Solve na solve yung ating tulog. At siyempre, napakalamig at napakaganda rin ng klima. Kaya sulit naman yung ating ibinayad dito sa cabin in the forest. Libreng dalawang, para sa dalawa lang yung libre. May libreng tapa. Saka, ano tawag dito? Bangusilog. Bangusilog. Meron tayong pansit, may manok. To yung binili namin sa labas. Tayo suman, ito yung ating pinakang breakfast dito ngayong araw na to. Hindi natin nakita yung sea of clouds kasi medyo mataas yung clouds niya. Pero sabi ng may-ari, talagang may panahon na ang buong clouds na andito lang talaga sa may bandang yan. Ngayon, masyadong malakas ang hangin, may araw, kaya yung clouds medyo mataas ang pistuhan. Na andito kayo sa labas na to, talagang manginibig kayo sa lamig, mga Kamindurayon TV. Sobrang lamig dito. Yung kape ko malamig na. Sige, kakain muna kami, mga Kamindurayon TV. Siguro mga Kamindurayon TV, magtataka kayo bakit may libreng breakfast. Wala po silang restaurant pero meron silang food provider na kinukunan. Kaya walang problema yung ating breakfast. Mapag-usapan natin yung weather lalo na kapag malalamig kagaya ng Tagaytay, summer capital ng Philippines, ang Baguio City. Yan yung mga malalamig na lugar, mountain province. Kapag kayo ay taga rito lang sa south, gaya ng Batangas, Cavite, Laguna, itong Tanay, Rizal ang isa sa mairerekomenda ko sa inyo na napakagandang lugar. Sapagkat dito mararamdaman mo rin kung ano yung nararamdaman mo sa Baguio at sa Mountain Province. Kaya pwedeng-pwede ko itong irekomenda para dun sa ating mga Kamindurayon TV, sa mga viewers natin na nalalayo ang pumunta ng Baguio, nalalayo ang pumunta ng Tagaytay. Kung ikaw ay malapit dito at gusto mo mag-relax, mag-unwind para sa isang malamig na lugar, ang cabin in the forest ay saktong-sakto para sa iyo, mga Kamindurayon TV. Para sa ating mga viewers, dahil nga hindi natin nakita yung sea of clouds, ay ipapakita ko sa inyo images na lamang. Ito yung mga previous na kuha dito sa cabin in the forest. Mga Kamindurayon TV, tapos na nga yung ating pag-explore dito sa cabin in the forest. Happy New Year at maraming salamat sa lahat ng nanood.